أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سألنا الله أن بينكما وإنا بينكما هبجين أن لهت نع بابوري أت بس سلامات أي تاني الله سبحانه وتعالى لمن أن بعين نسأل لبطن نوي عن كبايبان بعوبالات بعوبوجا إما بس عن يعولين بربيتا نسي بربيتا محمد صلى الله عليه وسلم سامحنا عن يعولين فاميليا من قسمهان at sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. So muli mga kapatid, binabati ko kayo ng pagbati ng ating pananampalataya at ito rin ang pagbati ng mga taong maninirahan sa paraiso. Walang iba kundi ang pagbati ko sa inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may isang hadith na naiulat ni Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhuma kabilang sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudgha idha saluhat saluhal jasad kullu. Katotohanan na sa pusa, katawan ng isang tao ay may namuong dugo. Kapag ito ay naging mabuti, naging maayos, ay maging maayos ang kanyang buong katawan. Wa idha fasadat fasadal jasad kullu. At kung ito ay naging masama, ay maging masama ang buong katawan. Ano ito mga kapatid? Ala wahiyal qalb. Iniulat ni Bukhari at Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong hadith na ito ay napakalawak kung ating itatalakay. Ngunit sa ating paksa na tinatalakay patungkol sa akida, kukuha tayo dito ng kaalaman sa hadith na ito. Walang iba kundi ang kahalagahan ng akida sa ating buhay. Alam natin na ang akida ay nandoon sa puso, nakatali sa puso. Malaman natin na ito ay tama kung ito ay umaayon sa aktwal na sitwasyon na pangyayari. At maging mali naman kung ito ay sumasalungat. So kung ang akida ay nasa puso ng isang tao at kung sakali na ang puso ng isang tao ay masira, ibig sabihin ng masira doon ay maging mali ang kanyang paniniwala, maging mali ang nasa loob ng kanyang puso, yun ang akida. Magiging sira din ang kanyang buhay. At kung sakaling magiging tama naman ang nasa kanyang puso na itinali niya, naging maayos ang kanyang puso, maging maayos ang kanyang pangatawan, maging maayos ang kanyang buhay. Sa hadith na ito mga kapatid ay napakalinaw na nagbibigay sa atin ng kaalaman ng akida ay napaka-importante sa buhay ng isang tao. Kung sakaling hindi naging maayos ang kanyang itinali sa kanyang puso, a'udhu billah, walang saysay ang kanyang gawain dito sa mundo. At siya sa kabilang buhay ay mapabilang sa mga talunan. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sa Surah Al-Imran, sino man ang kukuha ng ibang pananampalataya, magkamit ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, tunay na ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay siya ay mapabilang sa mga talunan. Bakit? Kasi mali ang kanyang paniniwala na itinali sa kanyang puso. Kaya, nang dahil dito mga kapatid sa Islam, kung ating pag-aralan ang kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at sa Madina sa panahon na siya ay nagdadaawa, 13 years siya sa Makkah, 13 taon siyang nagdaawa sa Makkah, samantalang sa Madina naman ay 10 taon lang. Kung ating pag-aralan ang pagdadaawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah sa loob ng 13 taon, puro ito akida. Puro ito akida. Kung sa Madina naman, puro sharia yung gawain pangkatawan ng tao. Kaya sabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, kung ibinaba lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah, sa panahon sa Makkah, ang mga ayan na huwag kayong magnakaw, huwag kayong mangalunya, huwag kayong uminom ng alak, hindi susunod ang mga tao. Kasi nakasanayan nila yun. Bakit? Kasi sira ang kanilang paniniwala. Paano sila susunod sa utos kung sira ang kanilang paniniwala? Paano sila iiwas ay pinagbabawal kung sira ang kanilang paniniwala? Kaya hindi ibinaba ng Allah sa Makkah ang pagbabawal
at ang mga pag-uutos, hindi niya binaba sa Makkah. Bakit? Kasi inaayos muna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng mga tao doon. At nung naging maayos ang kanilang puso, naging maayos ang kanilang paniniwala sa Islam, at lumipat na sila sa Madina, doon ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga aya na pag-uutos na kayo ay magsala, kayo ay mag-fasting, kayo ay mag-hajj, kayo ay mag-jihad. Bawal ang ganitong pangangalakal, bawal ang ganitong asawahin, bawal ganito, doon pa lang at tinanggap na nila yun ng napakabilis lamang. Bakit? Kasi maayos na ang kanilang paniniwala. So kung ating pagmasdan mga kapatid, ganito ka-importante ang akida. Ganito kahalaga na hindi mo pwedeng maliitin ang akida. Dahil once na minaliit mo ang akida, baka hindi mo maayos ang itinali mo sa iyong puso. At kung sakaling hindi naging maayos, magiging sira ang iyong pangangatawan. Kaya huwag kang magtaka na may mga tao na gumagawa ng hindi ka nais-nais. Halimbawa lamang, may isang matanda kaming nakita sa terminal nung nag-stop over sa bus, ang kanyang in-order ay baboy, ang kanyang in-order na pagkain. Matanda na siya. Sabi ng kasama ko, sabi niya nakakaawa naman yung matanda na yun, matanda na siya, kumakain pa rin siya ng baboy. Kung alam lang niya nakasira yan sa katawan niya, hindi niya kakainin yan. Sabi ko sa brother, bro, huwag ka nang magtaka na kanya yung kakainin dahil ang pundasyon naman ng kanyang paniniwala ay yun ay pinapahintulot. Diba? So ang paniniwala niya, yun ang nagdulot ng pagkain niya ng hindi maganda na ikakasama sa kanyang katawan. Or yung kanyang paniniwala, yun ang nagtulak sa kanya, nagkumawa ng hindi mabuti. So, si mga kapatid, kung naging maayos na ang kanyang paniniwala, hindi niya kakainin yun. Pero dahil sa mali ang kanyang paniniwala, kinain niya yun. So, ganito mga kapatid, kadelikado din kung hindi natin pagbigyang pansin ng ating paniniwala. Lalong-lalo na tayo na nasa Islam ng mga Muslim, sikapin natin na maging tama ang ating paniniwala sa Islam, na alinsunod sa Quran, sa sunna, at alinsunod din sa pagkaintindi ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway nakapulot tayo ng magandang aral sa episode na ito, at inshallah hinihikayat namin ang aming mga kababayan at mga kapatid ng mga Muslim na subaybayan ang ating programa hanggang sa matapos tayo inshallah. Subhanakallah bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.